sabay sabay nagpupuri. Nahilin ako ng Kristong hari, kaligtasan ng kaniyang libing. Sa kaniyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Habang bayan nagpag-ibig, sa kantili niyan nananabik. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Nahilin ako ng Kristong hari, kaligtasan ng kaniyang libi. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa na ilayo sa amin araw-araw ang lakat ng mga sumasalugat sa amin at humakadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos.
Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinamang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang lahat, bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik yung aking sasabihi. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sikat salitang buhay ng lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng tao na panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Kaya maging mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing nagsisisi ako, patawarin mo." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka,' at 'Matanim sa dagat,' at tatalima ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, may dalawang paalaala ang ating Panginoon. Subalit, isang paalaala lamang ang ating pag-uusapan. Sabi ng Panginoon, iwasan natin na maging sanhi ng ipagkakasala ng iba. Papaano tayo nagiging sanhi ng ipagkakasala sa iba? Ilang halimbawa. Mayroon kayong mga anak. Naging ugali ninyo na magmura lagi-lagi. At sa dahilan na yan,
ang ating mga anak, natututo rin magmura. Nagkakasalat sila sapagkat tayo ang dahilan. Tinuruan natin silang magkasala sa pamamagitan ng ating halimbawa. O kaya, ang hilig-hilig natin mandaya at ang ating mga anak natututong maging madaya rin. O kaya, nangungupit tayo at nakikita yan ng ating mga anak. Natututo rin silang mangupit. Maroon tayong mga barkada sa pamamagitan ng ating pagkahilig sa pag-inom at paglasing. Natututo rin silang magkaroon ng hilig sa pag-inom at maglasing din. O kaya, nandudurog tayo at ang ating mga barkada napasubo rin sa pagdudurog sa pamamagitan ng ating halimbawa. O kaya, maroon kayong girlfriend o kaya boyfriend. Isinusubo ninyo ang inyong girlfriend o ang inyong boyfriend sa pre-marital sex. Nagkakasala sila laban sa purity sapagkat isinusubo natin sila. At marami pang halimbawa. Ngayon, bakit sabi ng Panginoon, iwasan natin maging sanhi ng ipagkakasala ng iba? Sapagkat sa kamilang buhay, napakabigat ang parusa nang nagiging sanhi ng ipagkakasala sa iba. Impyerno ang kanilang tungo, ang mga nagiging sanhi ng ipagkakasala ng iba. Kung naiwasan nila ang impyerno, magtatagal naman sila sa purgatorio ng maraming maraming taon. Maghihirap sila doon ng matagal. Ipinapahamak natin ang ating sarili sa kabilang buhay kung tayo ay nagiging sanghi nang ipinagkakasala ng iba. Kaya iwasan natin magbigay ng iskandalo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng ating guru na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon
nang may pagpapasya na magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ang ating tugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan, ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyari kang Diyos, bigyan mo po kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo, muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay bihayang aming inampon, aming at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang pag-aakin ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan
sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya
at sa kanya ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga
inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, tinatanaw namin na utang na loob ang banal na pakikinabang at inilulugod namin na ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kaluuban namin na kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandakang loob ay manatili sa amin ng palagian sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nidulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nidulwalhati ka namin.